Sorry po, tumawag po si Ate Rose Caballo from Baguio City. Kaya po nawala tayo sa line. So, ni-encourage ko po siya na mag-live din ngayon. So, Ate Rose. Ate Rose Caballo. Live na po. Panood po kayo. So, yun na po. Okay po. No? So, to God be the glory po. Napakabuti ng Diyos. Kanina po, sineserve ko sa inyo yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Dahil siya po ay tapat sa bawat isa sa atin. At hindi po natin hinihingi, handa na siyang tumugon. Okay po. Gusto ko lang po magbigay ng kung paano po naging makabuluan at makasaysayan po itong radio ministry na to. 1980 po, meron tayong radio ministry. Pag-ibig po yon, Pag-ibig Charismatic Christian Fellowship. That was our first name. No? Meron po tayong radio ministry sa PTB 4. 1980 po yon. Wala pa pong EDSA Revolution. Dahil nagkaroon po ng EDSA Revolution, 1986. So, gusto ko lang po kayong i-update, no? 1986 po yon. So, eto na po, yung EDSA Revolution 1986, no? Pero, nagkaroon po tayo ng radio ministry 1981 or 82. Nasa middle po nun, 81 or 82. So, ang pangalan po na ating radio ministry nun ay Prayer Meeting in the Air. No? So, tantang-tanda ko po, hindi po makakalimutan. Ang may-ari po ng istasyon ay PTB4. Pero alam niyo po ba kung saan kami pumasok na building? Yung building po ngayon ng EBS-CBN. Dati po, PTB4, yung building na yan. So, it's a government station nung pumasok po kami dyan. At nagkaroon po tayo dyan ng radio ministry, tinawag nga po nating prayer meeting on the air. So, ako po'y nagagalak dahil yung pong taong ginamit ng Panginoon ay si Romy Salcedo. Si Romy Salcedo po ay bishop na po siya ngayon. Si Romy Salcedo po, pagka pinagtabi nyo sila ni Mayor Lim, magkamukha po sila. Pati sa kulay ng buhok, puting-puti na po. So, namimit ko po siya sa Manila City Hall kapag kami po ay pumupunta ron. So, umaattend din po ako sa mga gathering na nakasama siya. Eto na po. Nung nagkakaroon na po tayo ng radio ministry, eto na po yung nangyari. Si Bishop Romy Salcedo, di pa po siya bishop noon. Siya po ay isang kapatiran na dumadalo sa church. And may nangyari po. Alam niyo po nangyari? Napadaan siya doon po kasi ang ating pong gawain ay nasa during that time nasa DNE, no, from PMI lalipat po tayo ng Grand Binuit, from Grand Binuit napunta tayo ng DNE, at from PMI napunta ng DNE, then DNE to Grand Binuit. Eto na po, nung nasa Grand Binuit na po, nasa DNE pa pala, sa likod po nito ay mayroong isang malaking stadium, no, Amoranto Stadium. Since na itong kapatid natin ay talagang uhaw na uhaw sa Panginoon, nakahanap po siya ng maatilan. Nagtaka kami, bira na namin siya makita sa church. Until such time po, hindi na nagpaalam na wala na po siya. Yung pala po, dumadalo na siya sa Jesus Miracle Crusade during that time. Kilala niyo po yung Jesus Miracle Crusade? Ito po ay ni Adalberto Medina, di ba? Madaling-madali lang po matandaan ang kasaysayan. Not Adalberto Medina. Si Pastor, Adalberto Medina, yung pala sa All for Jesus Happening. Sorry po.
Sorry po, sorry po. Alam ko po, umano na eh, nakay Lord na siya eh. Okay po. So, balik ko po. Balik po yung kwento. So, habang iniintay po natin yung mga kapatid, kukwento lang po ako para medyo exciting, no? Ito na po, no, nung meron na po tayong radio ministry, dumating po yung oras na hindi na siya umaattend, no? Nakikita na lang po kami sa radio ministry, tapos bigla na siyang nawala. Until such time po, nagulat ako, hindi na po siya umaattend. So, nung hindi na po siya umaattend, eto na po nangyari, no? Nawala na rin po yung radio ministry. Bigla po, nagpasabi siya na mawawala na raw po yung radio ministry. So, nalungkot po kami noon. Sobrang lungkot, as in super lungkot talaga. Dahil, biro mo, nagkaroon tayo ng radio ministry and then suddenly, mawawala po, di ba? Sobrang lungkot. Tama po. So, ito na po, nung mawala yung radio ministry, I'm praying na magkaroon tayo ng radio ministry. So, hanggang dumating po ang mga oras na nawala na po yun, nakalimutan na. And then, this year po, I think mga February, may lumapit po sa akin. Before that po, mayroon pa pala akong isang radio ministry na kami po ni Brother Roger Gumilaw, nagsama po dyan sa Mandaluyong. So after that radio ministry, nawala na po yun. Lumipas ng maraming mga taon, and then nung makabalik po ako galing na Espanya, eto na po. Meron po isang kapatiran na namatay po, at sa kanyang lamay po, ay may lumapit po sa akin isang host po ng TV station. Sabi niya, Bishop, gusto niyo po bang igigis ko po kayo sa radio station? Tapos sige, kala ko naman po, talagang seryoso siya. Kaya lang, sabi niya sa akin, Bishop, kaya lang po pag nag-guest kayo, pakisagot niyo po yung airtime. Dalawang oras po kasi, yung isang oras po 1:05, tapos yung isang oras, another 1:05. Sagutin niyo po yung airtime. Sabi ko, ala, teka. So, salamat po dahil hindi natuloy po yung ano na yon, yung time na yon. So, that was March, no? That was March nang mangyari po yon. At lumipas po ang araw, March 15 po, nagkaroon na tayo ng tinatawag na pandemya, at nagdeklara na nga po ang ating pangulo ng quarantine. So, yun na po yung nangyari. Until such time, eto na nga po, nag-air na po tayo ng ng FB Live almost 4 months po. So, almost 4 months po na nagkaroon tayo ng FB Live. At grabe, nakakagulat po. Last week po, may tumawag sa akin. Ang sabi niya, Bishop, pwede bang dali natin yung materials mo sa mas malawak na lugar, mas malawak na venue, mas malaking venue. Eto na nga po, shock po talaga ako. In-offer na nga po itong radio ministry na to. So, praise God, to God be the glory. God is good. Tama po ba? God is good. Wala pong imposible sa Diyos kapag tayo po'y nagtiwala sa Kanya. Natutuwa po ako sa pagkataon na ibigay ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng radio ministry, and I'm praying that God will bless this radio ministry upang sa gayon mas marami pong mga tao na maabot ng Panginoon. Di po ba? At naniniwala po ako, part to ng magandang plano ng Diyos eh. Tama po? Sapagkat ang sabi po ng Lord, go and preach the gospel to all nations of the world and make them my disciples. Kaya natutuwa po ako sa binigay ng Diyos ng pagkakataon na ito na makapangaral po ang ebanghelyo sa radio ministry. So, to God be all glory.
Sorry, masalamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng oportunidad na ito. At dalangin natin na maging matagumpay ito at mas marami pang maabot na mga tao o mga lugar para po sa salita ng Diyos, no? Kaya grabe, I'm so excited po and yet so nervous dahil first time po na mag-host ng isang TV station. Sorry, mas itinaas pa po naging TV station na binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na magkaroon po ng radio station. And to God be the glory, I am praying that it will become successful at marami pang magawa para sa ubasan at sa gawain ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon na nagbigay sa atin ng time muli para po magkasama-sama ngayong gabi. So, tayo po'y saglit na yumuko at tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin yung kaganapan ng ating bansa, yung nangyari po sa Kongreso, yung nangyari sa ABS-CBN, at sa iba't iba pa ang mga kaganapan sa ating bansa. Let us pray. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Naniniwala po kami na kayo ang Diyos na gumagawa sa aming mga buhay. Walang bagay na imposible sa inyo. Inaabot niyo po ang maraming mga tao. Patuloy po na binibigyan kami ng pagkakataon na maging pagpapala sa iba. Kaya po, salamat sa binigay mo sa aming pribileyo na makapangaral ng iyong mga salita. At hiningi po namin na patuloy niyong abutin ang aming mahal na bansa, ang bawat mga mananampalataya, ang bawat tao, ang mga kapatid na lumalayo sa Diyos. Abutin mo po silang muli. Kayo po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Kayo po ang humipo sa kanilang buong pagkatao. Balik mo po sila. Lalo na po ang mga bansa na hindi kumikilala sa iyo. Kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Kayo po ang mag-minister sa bawat isa. Tunay po na walang imposible sa inyo. Walang bagay na hindi mo po pinapahintulot na mangyari kung wala kang magandang kalooban. Hiningi po namin na kayo po ang magpakita ng manghimala sa mga tao at sila po'y maabot ng iyong makapangyarihan salita upang magkaroon po ng mga pagbabago sa kailang mga buhay. Salamat po sa pribileyo na ipinagkaloob mo sa amin to preach your word, to preach the gospel, to preach this wonderful goodness of the Lord Jesus Christ. Tunay po na walang makapangyayari kung hindi mo po ito ipapahintulot. Kayo po ang makapangyarihan Diyos. Kayo ang Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari, at kayo lamang po ang pwedeng gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. Tunay po na mayroon ka pang gagawin ng mga pagpapala. Salamat po sa panibagong pagkakataon na maidulog namin sa inyo ang aming mahal na bansa. Kayo po ang umabot sa mga tao na ngayon ay mayroong karamdaman. Dalangin namin, Lord, na pagalingin niyo po sila, maghimala kayo sa buhay nila, patuloy kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Ang aming pamahalaan, patuloy pong itinataas namin sa inyo ang nangyari po sa ginawang investigasyon ng mababang kapulungan para sa application ng prangkisa ng ABS-CBN. We pray, Lord, that this will not divide our nation. Tingnan po ng bawat isa ito ayon sa perspective, ayon po sa mga bagay na dapat tingnan. Hindi dapat po magkaroon ng alitan sa aming bansa at magisimula ng anumang mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari. Sa loob po ng aming bansa, naniniwala kami na kayo ay may magandang plano at balakin, at naniniwala kami, Lord, na ikaw ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Pinupuri ka po namin dahil tapat ka. Ikaw ay matuwid, ikaw ay aming dakilang hukom, at ikaw lamang po ang pwedeng magpala
sa bawat isa. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, at patuloy po na sa'yo namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sapagkat karapat dapat ka na kilalanin ng lahat ng mga tao sa buong mundo at lahat po ay patuloy na maipadama ang iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan po ng pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Salamat po sa mga kapatid namin na kasama namin ngayon, pagpalain mo po ang kanilang buhay, sa mga gawain po bukas. Panginoon, patuloy po na pagpalain mo. Although Lord, 10% ang inaalaw na dumalo sa mga religious gathering, we pray Lord na unti-unti makabangon ang aming bansa, makabangon ang Pilipinas, makabangon ang bawat iglesia, lalo na po yung maliliit na mga bahay-sambahan. I pray Lord na muli po silang magkaroon ng pagkakataon na muling magkatipon-tipon. Idinadalangin namin yung mga pastor na nawala ng suporta, mga pastor na nagdaraan din po sa hirap ng buhay. Abutin niyo po sila, abutan mo sila ng mga biyaya na nagmumula sa iyong kapangyarihan at madama nila na sila hindi po pinababayaan. Ama, sa iyong kamay po namin pinagpapatuloy at pinagpapatuloy na ipagkatiwala ang lahat ng iyong gagawin po. At naniniwala po kami na itong radio ministry, pinaintulot mo ito sapagkat may maganda kang layunin. We praise you, we love you, we glorify you, we magnify your name, for you are worthy to be praised. We decree and we declare the prayer of Jabez unto our lives, that you will bless us indeed, you will continue to enlarge our territory, you will put your arms upon us so that no evil will harm us. This is our prayer and declaration in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody says, Amen, 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 Amen. Praise God, to God be the glory. Maraming maraming po salamat. Sorry po kanina, mayroon pong tumawag na isang kapatid from Baguio po, si Ate Rose Caballo. Di na po siya makalabas kasi senior citizen na po siya. So I am encouraging him or her na makinig na lang po sa ating FB Live. Total, araw-araraw naman po ito para ma-feed ang kanyang spirito at kaluluwa. At sa gayon po ay patuloy siyang maging malakas sa Panginoon. So, praise God. To God be all the glory. Salamat po. So, kagabi po, nag-aral tayo sa Old Testament sa Proverbs chapter 27 at ang ating pinag-aralan is about people are valuable. No? People are valuable. Ang mga tao po ay mahalaga. Unang-una, nilikha sila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nilikha sa kanila, sa atin, I'm speaking po yung mga unang tao, si Adan at si Eva, ang Diyos po ang lumikha sa kanila at pinakita ng Diyos na kung saan po niya kinumpara ang pagkakalikha sa kanyang nilalang. At ito po ay maliwanag na sinabi ng Genesis chapter 1 verse 26 that we are created in the likeness and image of God. In the image and likeness of God, we are created. Kaya nga po, napakalaga natin. Sabi nga po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi pa bumabalik ang Panginoon para sa kapakanan ng maraming mga tao. Sapagkat ayaw ng Diyos na kahit isa ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos na kahit isa ay mapahamak. And we are encouraged by the Apostle Jude, kapatid po ni Jesus naman, at ang sabi po, snatch them out of heart. Sagipin daw po natin ang mga tao sa apoy ng impyerno. So, we are doing this ministry in season or out of season, we need to preach the good news of our Lord. Because the good news of our Lord Jesus Christ is the power of God unto salvation. So, salamat po sa opportunity na binigay sa atin ng UCAP, United Christian Artists of the Philippines and TBN Asia, na magkaroon po tayo ng radio ministry. Oh, glory to God! And I'm so excited po sa darating na Martes. Kagabi po, nakapula po ako, pero yung tatak po na aking t-shirt ay Canada. But this time, ang tatak po na aking t-shirt ay Logabes. Noong hindi pa po ang pupunta ng Espanya, masarap pong seminar dito at nagtuturo po ito ng mga
magandang bagay na dapat nating gawin para po maging malusog tayo. Minsan lang po mabuhay, dapat nating ingatan ang ating katawan. At bilang pag-iingat po, eh bahagi ng ating aralin kagabi ay how to build a stronger relationship. At ang keyword nga po natin ay people. So we are going to follow up that study kagabi, but this time sa New Testament po. Sa New Testament naman po tayo. Will you please open your Bible in the book of Acts? Acts chapter 9, verses 10 to 19. Po? Acts chapter 10, sorry po, Acts chapter 10, verse 9, verse, sorry po, baliktad pala. Acts chapter 9, verses 10 to 19. Yan. Diyan lang po ba kayo? So, it's about people once again. It's about people ang ating pong pag-uusapan. But this time, kagabi, how to build stronger relationship. This night po, ang ating pag-uusapan, how to bridge broken relationship. Again, how to bridge broken relationship. Paano po tayo magiging tulay sa mga nasira o nawasa na mga relasyon? Kagabi po pinag-usapan natin that Christianity is about relationship. Ayon po sa mga world leaders na nag-define during the seminar ng year 2000 na pinamagatang pong Dawn 2000. Tinanong yung mga leaders kung ano ang pinaka magandang paglalarawan ng salitang Christianity sa isang salita lamang. So, nagsabit po sila at isa po yung lumabas na majority ng sagot. Christianity is about relationship. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, doon po tumutukoy ang ministry of reconciliation ng ating Panginoon. The ministry of reconciliation. And because of Jesus Christ's death on the cross, nagkaroon po ng pagkakataon na tayo na mga kaaway ng Diyos ay naging kaibigan niya. We become friends of God. At tayo po ay nagpapasalamat dahil sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sinugo po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tumubo sa ating mga kasalanan. Nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At inibig po tayo ng Diyos hindi nung panahon na tayo po ay naging mabuti. Inibig tayo ng Diyos maging nung pong tayo ay makasalanan pa. So we are going to study today how to bridge broken relationship. The background of our text is about Paul's conviction. His original name is Saul of Tarsus. Si Saul po ay papunta ng Damasco for a very, very delicate mission. Ano yung delikadong mission? Huhulin po niya yung mga follower ni Jesus Christ. By crook or by hook, dapat silang mahuli at dapat silang mamatay. That was the background of the story. On the way to Damascus, Saul of Tarsus met the Lord. He was struck by a light. Bigla pong merong tumamang nakasisinag na liwanag sa kanyang mga mata. At nahulog po siya sa kanyang kotse. Yung kotse po, yung kabayo. Kasi yun yung pinakamabilis na sasakyan during that time. Nahulog po siya sa kanyang sasakyan. Some of the writers say na hindi po nakita ni Paul yung mga nangyari kasi nabulag nga po siya. Pero check, nakita po niya yung liwanag. Nung tumama sa mata niya, nabulag po siya. At pagkatapos po na siya ay mabulag, narinig niya ang tinig. Kinausap siya ng tinig. Ang sabi sa kanya, Saul, bakit mo ako pinag-uusik?
Hindi mo ba alam ang iyong ginagawa ay parang pagsikat sa isang matulis na bagay? Yun po yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang ginagawa daw po ni Pablo ay parang pagsikat, pagsipa sa isang matulis na bagay. Pagka pala inuusig mo ang Panginoon, I mean, ang mga follower ni Jesus Christ, ang bigat pala nun. Parang nasasaktan mo ang iyong sarili. Bakit po? Sabi ni Lord, para kang sumisikad sa isang matulis na bagay. Sino pong gustong sumipa ng pako? Kaya po ba sipain ng pako? Sakitunog, tusok. Kaya pang sipain ang basag na bote? Masakit po yun. Nung isang linggo po, ako'y nanaginip. At sa aking panaginip po, binubugbog si Pacquiao. I mean, nakikipagbugbogan si Pacquiao. Boxing po ang laban. At kitang-kita po, sa laban, napanalo si Pacquiao. Pero nangyari po, idineklarang panalo yung kalaban. So lumapit po ako doon sa kalaban. Sabi ko doon sa kalaban, kitang-kita na hindi ikaw nanalo. Nanalo ang aming kababayan. Alam niyo po, nagalit siya sa akin. So sabi ko sa kanya, hinarap ko po siya, nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos po, hinamon ko siya. Pambihira, tumapang po ako sa panaginip. Sabi ko, kung ikaw nanalo sa laban, hinahamon kita. Labanan mo ako, fair and square. Sinipa po agad ako sa mukha. Tinamaan po yung mukha ko ng kanyang sipa. Pero sa panaginip ko po, hindi ako nayanig. Nanatili ako nakatayo. At nagulat po yung kalaban. At pagkatapos po, sinipa ako siya. Alam niyo, pagsipa ako, may narinig ako na kulansing. Pa! Nasipa ko pala yung baso sa tabi ng aking kama. Nabasag po yung baso. At pinulot ko po yung mga bubog. At yung bubog pong napulot ko ay sumugat sa daliri ko. Mira po yun, di po ba? So yung pagsikad po, yung pagsipa, ay isang bagay po na masakit. Bakit po? Sabi ni Lord, sa ginagawa mong pagpe-persecute sa akin, ay para kang sumisipa sa isang matulis na bagay. And then what happened? After po, namubulag ni Saul during that time. 3 days po siyang bulag. Nagpakita ang Diyos sa pangitain kay Ananias, one of his disciples. At ito na po yung pag-uusapan natin. How to breed broken relationship. Sabi po sa verse 10, now there was a certain disciple of Damascus. His name was Ananias. And to him that the Lord said in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. Verse 11, so the Lord said to him, arise and go to the street called Straight. To the street called Straight. No? Street na Straight. And inquire of the house of Judas for a one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying. In a vision, he was seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Tingnan niyo po yung story. Kinausap ng Diyos si Saul of Tarsus at nabulag po siya for 3 days. At habang siya'y nananalangin, God saw him a vision. Ano yung vision? Kita niya sa kanyang vision na merong isang disciples in the name of Ananias that praying for him. Imagine niyo po, kako-convert lang ni Paul, meron pong nakita agad siya na pangitain. I'm so thankful to God. Nung ako po ay bagong convert pa lang, it's about a man. Agad po nagpakita ang Diyos sa akin sa isang pangitain. God is calling me in a full-time ministry. And I'm so thankful to God.
You know why? Ang Diyos po ay tapat. 5 years ko pong tinakasan yung calling na yun. 5 years. But God is faithful. Until such time, I surrender to the Lord. Lord, I am willing to serve you in the full-time ministry. And when I decided to follow Him, March 23, 1985, I was ordained as a full-time disciple. Since then, I am serving the Lord in the full-time ministry. So imagine niyo po kung gaano katagal yun. 1980 po ako na convert. So ano na po tayo ngayon? 2020. So all in all, how many years? Equivalent to how many years? 2020 minus 1980, that is all 40 years. Tama po ba? Tama, di ba? 12 minus 8 is 40 years. So, praise God. To God be the glory. Nagsisip po ba ako sa pagsulit sa Panginoon? Hindi. So, tuloy po natin itong pangitain ni Saul of Tarsus. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many people about this man. How much harm he has done to your saints in Jerusalem. Ano sabi ni Ananias? Narinig po niya sa maraming mga tao na ang taong itong si Saul ay marami siyang sinaktan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Verse 14, and here, he has the authority from the chief priest to bind all who call on your name. Bakit sinusumbatan pa? Parang hindi alam ni Lord ang nangyayari at sinasabi niya ni Ananias, Lord, naparito siya, meron siyang authority para pahuli lahat ng mga sumasampalatay sa iyo, mga sumusunod sa iyo. But the Lord said to him, go, for he is my chosen vessel of mine to hear my name before Gentiles, kings, and children of Israel. Wow! Paul was a chosen one to be an apostle to the Gentiles, to the kings, and to the children of Israel. Grabe po yung calling ni Paul. Verse 16. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Papakita ko sa kanya ang maraming bagay na kanyang paghihirapan dahil sa aking pangalan. Verse 17, and Ananias went his way and entered the house. Laying his hand on him, he said, tinan niyo po, pakinggan niyo po, anong sinabi ni Ananias? Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Verse 18, immediately there fell from the eyes something like scales. Immediately po, after the prayer, para daw po merong kaliskis na bumagsak sa mga mata ni Saulo. And he received his sight at once. And he arose and was baptized. Imagine, Paul was a Pharisee. Paul was a member of the Sanhedrin. And yet, he submit himself to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. And verse 19, sorry po, verse 19, so when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Imagine niyo po kung paano po naging masurunin yung mga followers ni Jesus Christ. Ano po nangyari? Di po ba nung magkaroon ng matinding persecution? Sa Jerusalem, because the apostles and all the disciples stayed in Jerusalem, they did not follow God's command.
to preach the gospel to all nations of the world. The Lord used that persecution so that all these disciples were going to spread out. At ano po nangyari? Yung mga disipulo, may pumunta po ng Samaria, may pumunta ng Galilea, may pumunta ng iba't ibang lugar hanggang nakarating sa Damascus. Kaya po na-convert si Paul. Dahil nalaman ni Paul na merong mga Kristiyano sa Damascus, dala-dala niya ang written authority para ipahuli yung mga disciples ni Jesus Christ. And what happened? Siya po ang nahuli. May kasabihan po tayo. Kung ano yung tinanim, siyang aanihin. Siya pa ang nanguhuli ng mga Christian, siya ngayon ang hinuli ng Lord. At matindi po, kasi siya po ay nabulag sa loob ng 3 araw. Sabi ko nga po kanina, ang ating pag-uusapan ay may kaugnayan pa rin po sa relationship. But this time, we are going to talk how to bridge broken relationship. Ang mga pinapersecute ni Paul ay mga kapwa niya Hudyo. Mga dating kasama niya sa pananampalataya. Pero hindi niya sukat ikalain na sa kanyang mga ginagawa ay mayroon palang magandang plano ang Diyos. Siya rin po ay na-convert. And what happened after his conversion? He immediately submit himself to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And at once, he became one of the great apostles. For me, I'm Paul Fanatics. Paborito ko po yung mga aklat niya. Kaya marami po sa akin mga research paper sa Master of Divinity, eh, puro kay Paul eh. Si Paul yung paborito kong subject po. So, ngayon po, how to bridge a broken relationship. Imagine niyo po ngayon, siya naman ang gagamitin para abutin daw po, ano yung tatlong mission ni Paul? He will become a chosen vessel to bear the name of the Lord. And he is going to reach out those people. In order po, Gentiles, kings, and children of Israel. Number one po, sa verses 10 to 12, be patient with one another. Number one po, be patient with one another. Nung kinakausap po ng Lord, sino? Si Ananias. Pumunta ka sa Damascus, ipag-pray mo si Zaulo na taga Tarsus. Aba, parang ayaw sumunod. Nino ni Ananias, nakikipag-debate pa siya kay Lord. Nakikipagpalitan pa siya ng Lord, nabalitaan ko po ang dami niyang sinaktan. May pinapatay po siyang disciples. Diba? Si Stephen, one of the deacons. Pinapatay po niya sa pamagitan ng bato. Pinapatay niya. And then suddenly, pinili siya ng Diyos para ipag-pray tong taong to. Dapat nga maging masaya na ang Christian, diba? Uy, si Paul, nabulag na. Let us rejoice. Parang sinasabi ni Ananias, wag na siya pag-pray. Buti na ngayon, nabulag siya eh. Buti nga sa kanya. Pero hindi po eh. May plano ang Lord eh. I have made him my chosen vessel to bear my name. To the Gentiles, to the kings, and to the Israel, to the children of Israel. Number one po, anong sinasabi dito ng Lord? Be patient with one another. Patience came from the word, two Greek word, makro and tamio, which means long suffering. Tayo po mga Christian,
are witness of the Lord Jesus Christ. And the Greek word for witness means martyr. To be a martyr of the Lord. Kaya nga po ang pinaliwanag dito ni Lord, di ba? For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Once you are called in the ministry of the Lord, once you are called to be the disciples of Christ, prepare yourself to suffer the consequences of your decision. When I decided to be Christ's disciples, talagang dami ko pong pinaghirapan sa suffering. Dami po. Until now po. Di po ba? Marami pong nangyayari na mga pagsubok, persecution, suffering, samsang mana ng palataya. It's part of the game. That's part of our Christian nature. Remember yung quotation? Christian life is not a playground. It is a battleground. Tama po ba? Ang buhay Kristiyano po ay hindi isang palaruan. Ang buhay Kristiyano ay isang labanan. Christian life is not a playground. It is a battleground. Tanong po, are you willing to suffer for Christ's name's sake? Ang una po, how to breed broken relationship. Number one, be patient with one another. Kagabi po sa Book of Proverbs, didiscuss natin isa dun sa keyword ng peoples. Ano po yun? Letter O. Overturn pity quarrels. Pagtagumpayan daw po natin yung mga maliliit na mga alitan. Tayo po as a Christian, we need to be patient with one another. Pagpapasensya. Diba? Be patient to one another. Yes, may mga taong nanakit sa atin. Yes, may mga taong nag-persecute sa atin. Yes, may mga taong nakagawa sa atin ng masakit. Forgive them. Pahabain mo ang iyong pasensya. Sa panahon po ng pandemya ang ating nararanasan, palawakin pa natin ang pasensya natin. Palawakin pa po. Para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. We need to be patient. Tandaan niyo po yung sinabi ko. God's timing is never late nor early. Ang panahon po ng Diyos, hindi po maaga, pero hindi naman nauli. Ang panahon ng Diyos ay nasa tamang pagkakataon. And if you learn to be patient, you will rejoice after God will answer your prayer. Because worth is the waiting. Napakalaga po ng iyong paghihintay. Ang isang bungang kahoy po, kinakailangan mong hintayin na mahinog para mapakinabangan mo ang masarap niyang bunga. Pero kung hindi ka po mag-aantay na mahinog at kakainin mo agad, what will happen? Hindi po masarap ang bunga. Di ba mapakla? We need to be patient with one another. Number one po, how to breed broken relationship. Number one po, be patient with one another. Makikita po natin yan sa verses 10 to 12. Dinakita po ng Lord kay Ananias o nananalangin si Paul, nakita kanya sa panalangin na ikaw magpapapray sa kanya. Sabi po ni Ananias, Lord, nanakit po yan. Oo, nanakit yan. Pero pinili ko na yan. Dad, nakita ka na ni Pablo na ikaw nagpatong ng kamay sa kanya. Kaya siya ay gagawin. Pangalang bagay po. Letter R. Receive and give them
a chance. Yes, walang relasyon po na perfecto. Lahat po ng relasyon ay may pagkukulang, lahat po ng relasyon ay may pagkakamali. Pero ang pinakamaganda po, marunong ka magbigay ng pagkakataon. Letter R po, receive and give them a second chance. Not just second chance, but chances. Maraming mga pagkakataon. Sa verse 13 po to 16, makikita po natin dito yung pagkakataon na binigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Then the Lord answered Ananias. Verse 13 po, sorry po, doon sa sagot ng Panginoon sa kanya. Verse 15, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles. Unang bagay po, be patient with one another. Pangalawa, receive and give them a chance. How to bridge relationship. Pangatlo po, letter I, initiate bridge building. What do you mean by initiate by bridge building? Karamihan po ang nangyayari sa mga relasyon ng tao. We build walls. Ano ibig sabihin po nun? Nagkakaroon ng pagitan. Pansinin niyo po, pag nag-away po ang mag-asawa, pag-iiga sila, magtalikuran. Pag hindi pa rin nag-imikan niya ng kinabukasan, sunod-sunod po, may harang na yan na, may harang na po yan na unan. Pag hindi pa nagkaano po yan, pag hindi pa yan nagkaunawaan, yung isa po bababaan na sa higaan. Until such time, yung bumaba sa higaan, lalabas na ng higaan. They are building walls within themselves. Instead of building walls, we need to be a bridge builder. What do you mean by bridge? To lie. Kung may mga tao pong naglalagay ng pagitan sa kailang mga relasyon, you as a Christian, initiate bridge builders. Maglagay po tayo ng tulay para maabot natin ang mga tao. Tingnan niyo po si Paul. Yung mga dati nang pinersecute, inabot po niya. Inabot niya. At nagsimula po siyang gumawa ng mga tulay. Humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. And thank God for those people that was got harmed. Pinatawad po nila si Paul. And they have given Paul a chance. Pangatlo po, initiate bridge building. Pang-apat, letter D po, depend and forgive them. Ulitin po, depend and forgive them. Alin po, sumunod si Ananias. Bakit po? Sabi sa verse 17, and Ananias went his way and entered the house, and laying his hand on him, and he said, brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you come, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Ano sinabi po ni Paul? Ang ganda ng sinabi ni Ananias para kay Saul. Brother Saul. It means he forgives Saul. Diba nung una, sabi niya, nabalitaan ko po na marami siyang sinaktan sa iyong mga alagad sa Jerusalem. Ayaw niyang sumunod sa Lord. Naipag-pray, sino? Naipag-pray si Saul. Pero nangyari po, dahil naunawain niya ang plano ng Diyos, pumunta po siya at pinag-pray niya si Saul. At sabi niya, brother Saul, the Lord has sent me here. Sent me here to pray for you that you might receive your sight and you
might receive the Lord Jesus Christ. At ang pinakamaganda po nun, hindi lang niya matatanggap si Lord. Ang sabi po, you might be filled with the Holy Spirit. Ikaw raw ay mapupuspos ng Espiritu Santo. To God be the glory. Susunod pong bagay. Letter G. Go and obey God's commandment. Verse 17 din po. And Ananias went his way. He followed the Lord's command. He go and obey God's commandment. What is God's commandment? God's commandment is to love your enemy. To forgive those who hurt you. You know, brother and sister, forgiveness is not for the benefit of the people who hurt you. Ang pagpapatawad po ay hindi benepisyo ng mga tao na nakasakit sa iyo. It is for your own benefits so that you may experience peace of mind. Sipin niyo po kung hindi ka magpapatawad. Every time na makita mo yung taong yan, sisirain niya ng araw mo. Amen po ba? So forgiveness is for your own benefits. Para po sa sarili mo yan. Diba? Nung nakataas po si Jesus sa itaas ng cross at nakapako, nakita niya yung mga taong nanakit sa kanya, anong sinabi niya? Father, forgive them for they know not what they do. Forgiveness is for your own benefits. Magkakaroon ka po ng peace of mind. Diba? Another God's commandment. 1 John 3:15. Those who hate his brother is a murderer. And do you know not that murderer will not inherit the kingdom of God? You cannot enter into the kingdom of God when you are full of hatred. Alam niyo po, hindi po ako natutuwa sa nangyari sa ABS-CBN. Pero nakalulungkot po na yung kanilang mga news ay very biased. At nagdadala ng galit sa mga tao. I pray na yung hearing po sa Kongreso ay matuto lahat ng mga network na ang mga programa nila sa TV ay hindi dapat punong-puno ng galit. Puro hatred, awayan dito, awayan doon. Kulang sa moral values. Diba? My husband lover. Ano pa yung mga programa sa radyo? Probinsyano. Ang mga kontrabida po, mga government officials sa probinsyano. Vice President, President, Senator, mga kontrabida. Anong image na pinuportray nito sa masa? Mga government official, masama. Patayan dito, patayan doon. Sa franchise pala, dapat sa prime time ay mayroong historical at cultural and moral program na dapat silang ilagay sa prime time. Marami po akong natutunan sa hearing na ito. Pinanood ko po talaga from day 1 to day 12 hanggang sa butuhan. Hindi po ako natutuwa na mawala ng trabaho yung mga taga-ABS-CBN. I am praying na magkaroon po sila ng trabaho. Pero let us spread love instead of hate. Let us spread understanding. Let us spread forgiveness. Kesa i-divide natin ang ating nasyon. Hindi pa ho pangulo ang presidente. Divided na po ang ating bansa. Lalo na nung nanalo siya. Na hindi po nakatikim ang ating presidente ng tinatawag na honeymoon period.
even before he became a president, tinutudla na siya ng media. Hanggang maging presidente, day one pa lang, binabanata na siya. I pray, instead of walls builder, be a bridge builder. Sa halip na maglikha tayo ng mga pader sa ating bansa, lumikha tayo ng maraming tulay. Salamat po. Isa sa programa ng ating Pangulo, Build Big. Pagdugtungin ng Pilipinas, ang Luzon, Bisaya at Mindanao sa pamamagitan ng mga tulay. One thing I like with the president, hindi po niya pinagmamalaki ang mga ginawa niya because he knows that those project belongs to the people, not belongs to himself per se. Yung pondong ginagasto sa mga project, sa project ay pera ng bayan. Kaya ang dapat makilala ang taong bayan at mabinipisyo ay ang taong bayan. Thank God for that wonderful vision. Breeds, pagdugtungin ang Luzon, Bisaya at Mindanao. Tayo po ay pinaghiwa-hiwalay ng mga isla sa Pilipinas at ng iba't ibang dialect sa ating bansa. But a good vision, putting breeds para magkadugtong-dugtong ang Luzon, Bisaya at Mindanao. At for the first time, magkakaroon ng subway sa Mindanao. Before 2022, yung subway po, mula sa Mindanao Avenue, hindi po sa Mindanao na probinsya. Sa Mindanao Avenue po, dyan nag-start, at ngayon ay under construction na. And by year 2022, maralasap na natin kung paano pong sumakay ng subway. Nakasakay po ako sa Hong Kong, mabilis po yung mga train nila doon. Sumakay po ako sa Espanya, mabibilis yung mga train nila doon. At alam niyo po, sa Espanya, pumunta ka po sa Madrid, merong 13 train, release ng train, sa ilalim. Sa ilalim po. Pag bumaba ka po sa ilalim, sa release ng train sa ilalim, para kang bumaba ng 7 building, kasing taas na 7 building. Kasing taas mo ng 7th floor, yung hukay sa ilalim. At doon po, nagsasambayan, may mga kanya-kanyang release doon sa ilalim. 13 release ng train po. Teka, may nag-comment po dito. Amen po diyan, Pastor. Our president is so good. Sa ibang bansa po, walang ayuda na pera sa mga tao. Dito lang po sa Pilipinas yun. To God be the glory. Sana po tulungan natin ang Pangulo. Huwag maglagay ng mga walls. And I'm praying that this disapproval of ABS-CBN franchise will not divide our nation once again. I'm praying for that. Took the issue on the right perspective. Huwag po nating gawing political issue ang franchise ng ABS-CBN. Huwag po. The Congress has the sole power to give franchise to whom it is worthy. Hindi po natin masisisi ang mga congressman, the 70 of them, na makita nila na hindi karapat-dapat bigyan pa ng prangkisang ABS-CBN for so much violation. Let us pray that our nation will be united. Until such time we do not forgive one another, God will not bless us. Letter G po, go and obey God's commandment. What is God's commandment? Love your enemy. 1 John 3:19 and 20, sinungaling nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid.
last but not the least, the missing piece. Ano pong letter nawawala? Letter E. Review po natin. Number one, letter B. Be patient with one another. As a verse 10 to 13 po. Number one, be patient to one another. Number two, receive and give them a chance. Tanggapin po natin yung mga nagkasala at bigyan natin ng pagkakataon. In order to make it whole. Para muling mabuo that broken relationship. Number three, letter I. Initiate bridge building. Kailangan magtayo po tayo ng mga tulay. Ibig sabihin, instead na magkaroon ng pader, magkaroon ng tulay para tayo po ay magkaisa. Letter D, depend and forgive them. Pagtanggol din po natin sila. Alam niyo po, unlike the spirit of Barnabas, nung malaman niyang Christian na po si Saulo, pinakilala niya sa mga disciples at dinepensa niya sa mga disciples. Sabi niya, I know him. Nakita ko siya kung paano siyang nangaral sa mga Hudyo. Siya ay kaisa na natin. At bago po tinanggap ng mga apostles si Saulo as one of Christ's disciples, niyakap na siya ni Barnabas. That's why I do not have doubt kung bakit sila ang unang tinawag ng Diyos para sa first missionary journey ni Paul. They become partners. But sad to say, nagkagalit po itong dalawang to dahil kay Barnabas na pinsan na si John Mark nang iniwan sila sa misyon. Barnabas choose Mark to go with him in a mission while Paul took Zelas for his second missionary and third missionary journey as partners. And last but not the least po, letter E, expect God's miracle. Ano po nangyari? Verses 18 and 19, ano sinabi po? Verse 18, immediately there fell from his eyes something like scales. Parang kaliskis daw po ang bumagsak sa mata ni Saul. And he received his sight. And he arose, and he was baptized. Verse 19, so when he had received food, he was strengthened. Then Paul spent some days with the disciples at Damascus. I love the church of Damascus. You know why? Because there is forgive Paul. They forgive Paul and they gave Paul a second chance. A chance. At meron po nangyaring himala. Muling nakakita si Pablo. Si Saul. At nung makakita po siya, pinakain siya. Hindi po siya pinakain ng lason. Hindi po siya pinainom ng mapait na alak. You know why? Bakit hindi po? Kasi nakaramdam siya ng kalusugan and he was strengthened and he spent his days among the brethren in Damascus. What is the word? Thank you po, Ate Joy, Edraline, kamag-anak po ng ating dating presidente, taga Ilocos po. Thank you po, Breeds. Let's Breeds. Sabi po ni Ate Judith from America, let's be a Breeds to the brethren between men and God. Yes po. Absolutely yes. Kailangan maging tuloy po tayo sa ating mga kapatid, sa Diyos at sa kanila. How to bridge a broken relationship? Yan po ang gustong-gusto ko sa ating deacon na si Deacon Rick. Buong-buo po niya yung bridge. So. Sinulat po niya yung keyword na bridge. No? Pastor August, thank you. B2, God bless you. Maraming-maraming pong salamat for joining us tonight sa ating continuous topic about people are valuable. Napakalaga po ng tao. Huwag po nating pabayaan na anumang alitan ay masira ang ating relasyon. If there is any broken relationship, be a bridge builder.
Be a bridge builder. Sapagkat po, sa pagpapatawad natin sa isang tao, yung tao po yun makakagawa ng mas maraming dakilang bagay. Marami pong disciples natin sa men's ministry na galing po sa loob ng kulungan. And I'm so thankful sa ating mga kapatid na may mga negosyo for giving them a chance. They hired them. At ngayon po may mga trabaho na sila. Hindi na po sila bumalik sa kanilang dating ugali, sa dating kanilang kinagawian na mag-hold up, mag-snatch, magbenta ng droga. They were given a chance. Siguro magtataka po marami sa inyo, bakit gustong gusto ko ang prison ministry? Kasi once po, nakulong ako. At nagkaroon ako ng mabigat na kaso. Noon ko lang po naisip na may ganun palang kaso. Ang alam kong kaso, robbery. Pero ang charge po sa amin is what? Yung robbery po na chinad sa amin ang bigat po. Conspiracy. Magkakasabwat na nagnakaw. Yun po yung ano sa amin. Chinard sa amin. At meron po kaming warrant of arrest. And I need to pay 250,000 para po pansamantalang kalayaan. And thank God, I have no even 20,000 or 1,000 during that time. When we were detained in the NBI, dun po sa May Top Avenue, 2 days po akong nakulog. But thanks God, somebody paid for my bail. Binayaran po yung bail ko na 250,000 para sa aking pansamantalang kalayaan. And I fought for almost 5 years to clear my name. And praise be the name of the Lord. I was declared innocent, but it took 5 years of patience. Imagine niyo po yung nararanasan ko. Every time natatawagin yung pangalan namin. Babanggitin po yung mga pangalan namin and then versus people of the Philippines. Case number, tatatatantantan. Tapos natawagin po yung pangalan ko. Reverend Larry De Los Santos. Nagtitingin lang po sa akin yung mga tao. Bakit po? Reverend, ang kaso po, robbery. Okay, magkatunog naman po, di ba? Reverend Robbery. Magkatunog naman po. Kaya po mahal na mahal ko yung mga tao sa loob. Those person deprived with liberty. At dito ko po kinuha yung pangalan ng ating radio ministry. Bakit po? Kasi pag pumupunta kami sa prison, sa mga presinto at sa Manila City Jail, lagi po kami may dalang tinapay at tubig ng buhay. Kaya ang pansamantalang pamagat po ng ating radio program, tinapay at tubig ng buhay. At ako po ay humingi sa inyo ng suggestion if you give me a wonderful suggestion kung anong magiging pangalan ng radio ministry, eh magbibigay po kami ng special gifts. Pansamantala naman po yung tinapay at tubig ng buhay. Gusto ko pong ang dating ng pangalan ay parang millennial. Meron na kasing TikTok eh. Meron na po kasi yung pang millennial po ang dating. Salamat po sa ating kapatid. Yung nilagay ko pong picture, yung picture po na nilagay ko doon sa teaser o sa poster, ay pang millennial ang dating eh. So thanks be to God. And please pray for me. Napakahirap po nitong papasukin ko ministry. Eh dito po walang pressure eh. Wala pong pressure na mag-ano sa akin director. Wala akong pressure na o mag-live ka na. Pag nagkakamali ka. Walang pressure eh. Eh pagka nasa radio station na po, eh matindi na po yan. Nung nag-guest po ako sa TV, nag-guest ako sa radio, eh during my mga guesting time,
Nininervyos po talaga ako. Nakaka-nervyos. Sobrang nervyos ko po. But praise the name of the Lord. I know. Sa biyaya at tulong ng Diyos, magtatagumpay po tayo. Amen po. Please pray for us na maging matagumpay po. Tandaan niyo po yung ating lesson for today. How to breed a broken relationship. Nawa po, bawat isa sa atin ay maging tagagawa ng tulay sa pagkakasundo. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful for giving us another lesson about relationship. Thank you for teaching us how to breed a broken relationship. We need to be patient with one another. We need to receive them and give them a chance. We need to initiate bridge building. We need to defend them and forgive them. We need to go and obey God's commandment. And most especially, we must expect God's miracle. And the greatest miracle is when a person or two persons forgive one another. And once an enemy becomes a friend. Thank you, Lord, for the ministry of reconciliation. Thank you for forgiving our sins and call us a friend. And I'm praying also that this message will become a blessing to many people, especially to those people who have hurt ex, who have hatred in their heart. Forgive them. And let every broken relationship be made whole once again. Salamat po sa mga kapatid namin na nakinig at mag-share nito. I pray that you will continuously bless them. I pray also, Lord, for generous people that are willing to sponsor our radio ministry. Wala pong imposible sa iyo. I do believe when somebody give you a vision, when God gives you the vision, He will give you the provision. We do not forget also to pray for our elder, Elder Dolores Giamson, for her 65 year of birthday. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, ang aming elder na ito. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, pagpalain mo po ang kanyang ginagampanan, pagpalain mo po ang kanyang pamilya, si Shasha, si Leia, pagpalain mo po ang kanyang mga apo. Salamat po sa 65 singkad na taon na pinagkatiwala mo sa kanya. Maging sa kanyang kapatid na may kaarawan din po, pagpalain mo po yung 65 kaarawan ng kanyang kapatid. I pray that you will continuously bless them. Salamat po sa magkapatid na ito sa kanilang buhay. Patuloy po na sila'y biyayaan nyo ng kalusugan ng katawan. Matalinong kaisipan at patuloy na haba ng buhay upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon. Si Ate Lot from Saudi Arabia. Si Ate Judith from America. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid namin na hindi po makadalos sa abusan nila sa pamagitan ng bayan. Mabay, alam mo,
dahilan na natin bakit bakit mo writers na kung makikita na reason kaya mo lang chugging at what mark ability. Pagpalain mo po ang lahat ng mga relasyon na maging matatag. Pagpalain mo ang lahat ng mga na maging magkukuha na laptop sa COVID virus. Your fitness or forgiveness, those broken bridges will be restored and made whole again. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat sapagkat iyo ang kapurihan, kalawatian, kadakilaan, ngayon at kailanman sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord! Thank you so much po muli, Pastor August from Binyan, Laguna. Deacon Rick, salamat po. Wow, grabe po. Ang ganda-ganda ng pagkakasulat niya. Deacon Rick, Jesus Christ is our bridge to the Father and let us be a bridge builder to one another. Praise God. Ang gandang comment. Pastor August, thank you po. God bless us all. May ex-man pa si Deacon Rick. Glory to God, sabi po ng ating kapatid na si Ate Joy Edraline. Salamat po, binuo ni Deacon Rick yung acrostic. Thank you po sa kay Ate Els, kay Ate Elswe Wesley po, kay Mamo from America. Thank you Bishop Larry for bringing the word closer to God's people. Salamat po Mamo from America. Nanay po siya ni Brother Bono at ni Ate Mariam. Kuya Ed Salientes, Glory, ang kanya pong emoji. Ate Judith Valley, good evening Bishop Larry. My friend from Paranaque, Virgilio Surge, Coronel Damias. Good evening po sir, good evening po, Chaplain. Nina Pahid from Damnam, good evening po Bishop. Ati may inaanak po Angeline, may co-teacher from a private school in Bulacan. Ang pangalan po ng private school na pinag the guidance of sinasabi ko kanina si Ronald De Almeida po pala yon, hindi si Adelberto Medina. Salamat Ate Lot Lopez for reminding me. Well, De Almeida po yung pong founder ng Jesus Miracle Crusade, di ba? Pagka nananalangin po si Brother Well De Almeida, masamang spirit yung Arabic on the name of Jesus. Masamang spirito. Ganun po siya. Ati Flor Boklaten from Spain. At sa ati po mga kapatid pa na hindi na po nag-comment pero yung mga picture nila ay lumabas sa aking video.
salamat po for joining with us sa ating elder na si Dolores Gamson at sa kanyang kapatid, happy 60th birthday, at si Ate Dali po may happy sa ating bansa. At bukas ng umaga, stay safe. As a nation, we heal.